Jetmatic ba tawag doon? Basta. Jetmatic, tas diretso sa tangke. Opo. Ganun. Okay. Opo. Parang ano yun, mahukay. Opo. Parang dapat poso, pwedeng poso, pwedeng jetmatic. Yun po ang ginagawa nila, tas may ano sila, malaking tangke. Tangke, opo. Tas yun ang ginagawa nila, kasi wala talagang ano. Balak din ni Ma'am Nancy yun. Sobra na, Ma'am, nahiya na po ako. Kaagapay Vlaga, YouTube channel katuwang sa paglingap. Kaagapay Vlaga. Sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga kaagapay, ako po inyong lingkod si Kaagapay Mark. Bali ngayong hapon, update po namin kayo. Pinapagawa po nating bahay ni Ate Salvi. Ayan, bali pang 3 days na ngayon gumagawa. Kasama na po dun yung pagbaklas ng bubungan ni La Ate Salvi. Tignan natin ngayon kung ano na yung estado. At sana padali yung paggawa para at least kahit papano mailipat na natin doon si Lolo Gabino. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga kaagapay sponsors natin, mga katuwang sponsors, sa mga viewers natin. Especially po kay Ma'am Nancy Lim, yan, na sobrang bait, sobrang napakatulungin. God bless you always po, Ma'am. Enjoy family. Naway bigyan pa po kayo ng mahabang buhay at marami pa po kayo matulungan yung mga taong higit na mas nangangailangan. Salamat po sa pagtupad nyo sa pangarap ni Ate Salvi. Kami po sa Team Kaagapay at Team KSP ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi, Ma'am, at sa inyong family po. God bless you more. Samahan nyo po ako ngayong hapon. Tignan natin yung bahay ni Ate Salvi. Stay safe and God bless. Ito na tayo kala Ate Salvi. Ito na si Ate Salvi. Wala kang pasok, Ate Salvi? Bukas. Okay. Ayos na yun dito. Yung harap, pinakaharap ng bahay nila. Inuna nila ko yun. Balak nila palipatin dito. Bigas. Dala na natin. Kasama natin ngayon si Papa, si Kuya Efren. Ayan. Mga kaagapay. Dala na natin yung bigas. Ayan. Tapos yung... Ito, tapos na ito. Maganda yung pagkaagawa ni Kuya Jun dito. Dati ibang style yan. Mga gasto sa kahoy yun. Kaya sabi ko kay Kuya Jun, iisang bagsakan na lang. Tapos pinasapin na natin ng tawag dito, ng plywood, yung pakuan ng yero. Kasi nga po, kukulamber yung gamit natin. Mabilis mabulok yung mga pako. Yan. Tapos na ito. Tapos na ito talagang balkon. Kasi balak nila Kuya Jun na dito muna sila talaga. Para maaporma sila ng maayos dito sa kabahayan, kabuuhan ng bahay. Makapaglatag sila ng kahoy ng maayos. Tapos ayun naman yung yero natin. Tapos bumili sila. Nagpasuyo ako ng plywood kay Kuya Jun. Babayaran ko na lang si Kuya Jun. Kasi kaninang umaga hindi ako makalabas kasi gawa ng paggantong araw. Walang bantay yung anak ko. Ayun. Sabi ni Ma'am Nancy, papalitan natin yung bintana. Pero tatanong ko si Kuya Jun kung ano mas maganda kasi napag-usapan namin jealousy. Pero ang balak namin, papabakalan. Jealousy siya pero may bakal para mas safe sila. Andiyan na yung mga flashing natin. Ito yung pinasasapin nila dun sa kukulamber sa ilalim ng yero. Ito yung mga kahoy na gamit na nila Kuya Jun, yung iba dito. Baka sabi ni Kuya Jun, baka kulangin daw ito. Sabi ko, di balik ako. Kasi estimate lang talaga yan. Hindi lahat sakto. Kaya sabi ko, i-message na lang ako ni Kuya Jun o kaya ilista niya kung ano yung mga kakulangan. Tapos, yun yung mga pinag-ibaan na yero. Wala na, talagang bulok-bulok na. Dito muna sila pansamantala. Total, ayos na ito. Tapos yung may singit na yun, lalagyan ng flashing yun para hindi mag-siit yung tubig. Lalagyan niya ko yun yun. Kaya nung nakaraan kasama sa estimate yung semento sa kabuhangin, tatapalan daw nila Kuya Jun yun. Ito, nilinis na nila. Ito si Ate Salvi, magandang hapon. Nandiyan na yung bigas mo, ha? Thank you, sir. Mabigas pa po.
Para at least papano, wala ka na masyado isipin ano. Pero pumapasok ko pa din. Ay, siguro po hindi muna kasi sila. Mm-mm. Binabantay mo si Kuya Jun, baka malaglag. Hindi po. Kasi maya yung mga anak ko. Mamaya di pa sila kumain, di ba? Oo. May buntis ka pati, yung manugang mo, ano, si Nika. Sabi ni Kuya Jun sa akin, tinignan niya, dinobol check niya yung mga kahoy, hindi na daw pala pwede yung iba. Hindi na daw pala. Kumbaga, ampaw na siya. Opo, mga ano na po. Maganda lang tignan sa labas, opo. Pero nung pinukpok na, wala ano na. Po, wala ng laman. Mm-mm. Ayan. Oh, may nakasilip doon. Si yan dyan, si ano, si Nick, si Nika, si Nicole, tapos si Kim Chu. Mm-mm. Sa daang balak sana ni Kuya Jun, kakalihatiin muna ito. Kaya lang, nagbago na naman yung plano ni Kuya Jun. Sabi ni Kuya Jun, ano na daw. Dito na sila lumipat. Kaya dinali-dali talaga nila Kuya Jun tapusin tong balkon. Sabi ko naman kay Kuya Jun, pwede nyong sabing muna pansamantala yung mga yero, ano? Ati Salve, para kahit papano, safe kayo, ano? Kasi kwento nga niya ni Ati Salve nung nakaraan, may nag-iikot nga dito. Opo, na lado-lado. Lado. Ang lado kasi sa Bicol, sa Tagalog nun, Siraulo. Siraulo. Ayan. Loki-loki naman, babaeng babae. Mm. Yan. Tapos after niyan, matapos ito Ate Salve, yung pangalawang importante, yung kusina niyo, tapos yung CR. Okay, thank you po. Ma'am Lance Lim, thank you so much po. Di ko po alam kung paano kita papasalamatan. Thank you lang po ang masabi ko, tapos sobrang bait mo po, Ma'am. Thank you. Gulat nga ako yung sinabi ni Ma'am na itatiles. Oh, sobra na po. Thank you po. Tapos ang bala ko sa CR mo, medyo malaki. Kasi di ba si Lolo Gabi yung anan dito. Para at least makabuelo kayo maglaba. Makaligo si tatay. Makaupo siya, hindi masikip. Medyo palalakihan natin. Tapos, siyempre bibili pa tayo ng bowl nun. Yung saluhan ng ano. Alam mo na eh. Tapos dito, yung dati pa rin yung kusina ni Ate Salve. Tapos magtatambak pa po dyan eh. Maraming pa pong itatambak dito na lupa. Papatambakan natin. Sabi ni Kuya Jun, eto tama ito. Yung baba nung ano. Ayan, ang flooring na yan. Papapinis natin yan. Tapos, yung pinto nyo. Papagawa tayo ng pinto, ha? May papinto pa. Tapos palalagyan natin yan ng hamba. Tingnan nyo po yung hamba nila mga kaagapayo. Yung galing sa bundok. Yung ano lang, kahoy lang na ano. Bulas ba? Sabi ni Kuya Jun, ewan ko lang kung magkano, may kakilala si Kuya Jun eh, na gumagawa ng pinto. Papalagyan ng hamba. Tapos yung pinto niyo solid yun. Magandang klase. Tapos, yung bintana. Kung kaya siguro, pagkatapos nito, ang bala ko isunod na yung mga pinto bintana niyo. Para at least maaliwalas na. Hindi na siya ganun kadilim. Kasi kaya lang naman po mukhang madilim niyang gawa kasi nung tumitim na. Dito sila nagluluto. Kasi walang kusina. Nasira na. Kasi nga, kaysa sa labas, kawala naman na yung kusina mo. Sobrang bait kasi na Ate Salve. Inuna niya talaga yung mas nangangailangan. Kaysa sa pansarili niya. Ayun yung mga kaagapay. Pakita ko sa inyo yung kahoy. Ampaw na. Ampaw na siya. Talagang kinain na ng anay. Oh, nasa na yung mga gamit nyo? Ay, ayun, inayos nila. Tinaksan ko na lang si Rasmat. Baka bukas po, ano, natanggalin na yun ni Kuya Jun. Mm-hmm. Kim, oh, mahihayin kasi si Hello, Kim. Ilan taon na nga ito? 11. Kamukha nino? Ni Papa niya, ikaw? Wala. Wala nang pasok ngayon, Kim, ano? Okay. Ang balik nyo sa July? Opo, July na. July na. May mga gamit ka na? Wala pa. Wala pa. Bag? Wala pa rin. Wala pa din. Sapatos? Wala din. O, anong bang size mo sa sapatos? Ikaw ate, alam mo yung size niya? Sa paa? Ano po sa sinya? Alas po kasi 38. 39 na ba? Ang bilis naman nung 39 na po pa lang. Ang haba ng paa niya. Ay,
Ang hayaan mo ha, sana pagbalik ni Kuya Mark o kaya ni Kuya Efren, makadala kami ng gamit mo ha. Mapagpasok sa school, ano? Gusto mo? O ayaw? May iyain ito, ang gaganda kasi ng anak ni ate, ano? Halata naman, may pinagmanahan. Hi! Ito si Nicole. Ayan, namumutok yung labi. Ito si Nicole. Sana next year o ngayon taon, may enrollment ba ngayon? Meron. Balak mo mag-enroll? Ano ba? Ano bang plano mo ate sa kanya? Gusto ko po sana talaga makapag-eskwela ulit siya. Kasi yun ang pangarap ko po talaga yung makapag-tapos siya. Mm, saka sayang din yung taon, ano? Bata pa to eh. Ilan? 12 ka pa lang, ano? Ah, 18. Sayang naman din, ano? Kasi wala naman po siyang ginagawa. Sayang. Pero kung hindi siya makapasok, balak mo siya isama kapag magtitinda-tinda. Opo. Yung hauler nyo nga, ano? Opo. Tapos isasama mo siya. Sino yung driver? Siya po. Marunong ka mag-motor? Ay, hindi. Thank you, Ning, ha? Sana, ano, si Kim, makadala kami ng gamit, ano? Wala na daw siyang bag, eh. Walang bag. Anong mga klase yung notebook nila ngayon? Composition? Opo. Pang grade 6 lang po. Ilang mga ilang peraso yun? Pang grade 6? 12. Mm-hmm. Tapos bag. Anong kulay ng bag, Kim? Kahit ano? Ang sapatos nila? Black shoes? Black shoes po. Yung parang ano? Dull shoes na, Ning? Ganon? Opo, ganon po. O yung may ginaganon pa? Ano ba yun? Nung may lock? Pwede naman po yung ano? Yung wala ng ganon. Hmm. Kasi yung pinaglumaan na yung isa yung black. Kawawa naman din ito. Si Ate Salvi naman kasi maliit lang man yung kinikita niya. Oh, kaya tinanong ko kung may gamit na. Kasi may isang buwan sila na bakasyon. Isang ano? Buwan lang po. Sana maibigay namin, Kim, ano? Pray ka, Ate Kim, ha? Nagpipray ka lagi? Anong pinipray mo? Ano? Hindi ba naman ganun? Yung nagpipray ka lang sa gabi. Pamatulog ka na. At tinaturoan mo sila pag natutuloy. Sana, Kim, ha? Pagbalik ni Kuya Efren o kaya ni Kuya Mark, kadala kami ng gamit, ha? Bago magpasokan, ano? Eh, yung uniform mo, kamusta? Ayun po, wala pa. Wala pa din. Kasi po, mixi na yung mga ano nila. Kasi nung nakarap. Ah, pinaglakihan niya na. Opo. Hindi po kayo kapagpatay nung nakarap. Ngayon yung pasok, hindi ako nakapagpatay. Tapos. Okay. Ay, napatay ka lang talaga. Opo. Magkano yung ganun pag napatay ka? Ah, sabi po nung nandiyan sa ano, 100 po patay. Sa akin na yung tela. Sa akin na. Yung okay. Magkano yung tela na binibili mo? Hindi ko na po alam ngayon kung magkano kasi medyo nagmahal-mahal. Mga pinagliita mo na Ning yun, yung mga dati. Halos isang ano pala, ano? Opo. Halos lahat wala. Ano, isang yarda may kalahati daw po ang kasya sa kanya. Mas maigi sana, dalawa. Opo, para dalawa salitan, lang, ano? Opo, dalawang alam po ang naano ko yung mapatahit. Para lalaban mo na lang, Kim, di ba? Tapos kinabukasan naman yung isa. Opo, yan ang ginagawa ko, sir. Okay. Ay, siya nga pala. Nabibigay pa si Ma'am Nancy Lim sa'yo. Ito, di ba may bigas ka na? Opo. 25 kilos. Opo, labi na po. Ito, 2K. Ay, ma'am! Huwag na. Mabilis magbago yung isip ko. Ay, mas mabilis magbago yung isip ko, sir. Thank you so much, ma'am. May pera na naman ako pang, ano, pang kulang, pang, ano, pang lahat po. Kung ano, ma'am. Thank you po so much, ma'am. Kung saan ka pa po kayo, ma'am, ingat po palagi. Thank you so much, ma'am. At alam mo ba, may nabanggit saan si Ma'am Nancy? Ang balak niya sa... Saan ba kayo nag-iigib? Doon, sir, sa may ano. Nawasa yun? Opo. Pangkalahatan pong igiban doon talaga sa may... Doon na ano po na dadaanan nyo dito? Pag galing kayo dito, dadaanan palabas. Doon po. Pero may linya dito talaga ng tubig? Ay, wala talaga, sir. Wala? Wala. Ang balak kasi ni Ma'am Nancy, palagyan kayo ng tangke. Ayun ang mga ginagawa po dito na, ng mga mayroon. Tangke talaga, opo. Yung nagbabalon po sila, tapos may, ano yun, jetmatic ba tawag doon? Basta. Jetmatic, tapos diretso sa tangke. Opo. Ganun, okay. Opo. Parang ano yun, mahukay. Opo. Parang dapat poso, pwedeng poso, pwedeng jetmatic. Yun po ginagawa nila, tapos may ano sila, malaking tangke. Tangke, opo. Tapos yun ang ginagawa nila, kasi wala talagang ano. Balak din ni Ma'am Nancy yun. Sobra na, ma'am, nahiya na po ako. Bubong lang nga po ang ano, pangarap ko po, bubong lang po, okay na po. Kahit bintana, ganyan lang, bamboo na lang, okay na po yan sa akin, ma'am.
Pero ano no, ang galing talaga ni Lord, ano? Talagang pag nagbigay naman ng blessing, sobra-sobra. Opo. Ano? Kaya nga po ako nagpapasalamat kay Sir Efren Espanyol po. Thank you so much, sir, kasi kung wala ka po, wala rin po ito. Saka sa'yo, Ma'am Nancy Lim, thank you so much po, kasi po parang ikaw po yung nagbago ng bahay ko, ng buhay ko po. Saka sir, sa inyo, sir, thank you so much. Kilala mo ba ako? Yes! Sino ako? Si Sir Mark. Kuya Mark na lang? Sir na lang? Kuya na lang? Ah, sige, kuya na lang. Ikaw pa nga na yung suwag ko. Hindi, mas okay sa akin, mas komportable akong tinatawag na Kuya Mark. Thank you, sir, so much. Kasi kahit may bagyo, maulan, andito ka po. Kasi kahit Linggo, siyempre family day, siyempre family ang una dapat. Pero nandito pa po sa bahay ko na gano'n po ng mga anong kailangan. Thank you so much. Gusto kasi matutukan yung, lalo pag ganito mga pabahay, gusto ko itong matutukan. Kaya sabi ko nga, lahat ng best namin, ibibigay namin. Kahit may iba kaming pinupuntahan, basta may time kami, makapunta dito, ma-update namin si Ma'am Nancy Lim dito sa pinapagawa niyang bahay. Ano, para makita niya din kung ano yung proseso. Ma, kailan kayo lilipat ng balkon? Ate Salvi. Mamaya po dyan kami matutulog daw. Ay, siguro po dito na muna. Hindi pa naman nakaklas na po. Si bukas po. Bukas? Kasi di pa naman po na. Basta usapan natin Ate Salvi. Pasecure mo, ha? Di ba nga, ano? Pwede naman ata gamitin muna pansamantala yung yero, eh, no? Opo. Tapos sabi ko po, palagyan na lang ng trapal. Kasi may trapal naman po dyan. Bakit didingding muna yung ano? Kaya gusto ko kasi may yero para hindi siya at least matulak. Opo. Kasi inaalala ko mga babae nga. Puro kayo babae dito. Para at least safe kayo. Ano? Si Kuya Jun naman, mabilis siyang gumawa. Eh. Mabilis po ang galing ni Kuya Jun po kasi ilang araw pa lang po Tatlo pa lang. Tatlo pa lang po, pero yung terrace po buon po. Kuya Jun, thank you po. Isa ka sa thank you na yung tao sa akin. Kasi galing yan, magaling yan. Mabilis. Walang kumaga yung iba po kasi. Walang kuskus balungos. Mabilis si Kuya Jun. Ang ganda yung pagkagawa ni Kuya Jun, mga kaagapay dito. Yan. May sapin yan, di ba Ate Salvi? May sapin po yung Ayan. Oh, nagmerienda na sila Kuya Jun. Ay Kuya Jun. Siya nga po pala. May address ba ako sa iyo? Parang meron ano? Sa plywood. Kanina, hindi ako makapunta na maaga, yun nga po kasi may binabantay na akong bata, yung anak ko. Pinabili ko si Kuya Jun, sabi ko abunuan niya muna. Ayan. Tapos may kulang pa Kuya Jun, ano? May kulang pang pako. Yung concrete nail. Concrete nail. Bigyan ka tayo 1,000, kasi na yun? Ay, siguro naman. Oo. Tapos? Bigyan ka yung concrete nail sa bahay. Oo. Kasi pag umaga, alam ko kailangan mo kasi kagad eh. Hindi naman ako makakapunta ng maaga. Kaya sabi ko, makisuyo na lang ako. Kung may sobra man, panggas mo na lang ha. 760 ito eh. Itong dalawang plywood yung binili ni Kuya Jun. Nakisuyo lang ako kay Kuya Jun. Thank you Kuya Jun ha. Sobre ito pako. Tapos panggas mo na lang ha. Pasensya na sa abala ha. Panggas sa susunod na yung 4. Biro lang. Shoutout nga pala sa misis ni Kuya Jun. Sino yun? Si Ate Vergie. Yan. Nasa Kuwait. Quiet ba? Oh, ang galing ko, ano? Nagmemerienda na sila. Galing talaga ng Kuya Jun. Kasama niya yung anak niya, tapos yung manugang. Manugang, sila gumagawa dito. Kuya Jun, yung paano to, yung ano, yung puno. Kasi nag-uusap na kami ni Kuya Jun kanina tungkol doon sa puno. Kasi nga, ayaw namin malaglagan ng dahon, mabilis makabulok. Ano na yung boss? Kasi kung hindi pa ito na bubungan, pwede yung bagsak-bagsak lang. Ngayon, hindi na pwede yan. Tatalian na talaga yan. Lubid. Lubid na yan. Matrabaho na yun. Hindi na trabaho nun. Tatalian na yun. I-estimate mo din. Kung magkano abutin. Maano na yun, matrabaho na yun. Oo, kasi kanina mga kaagapay, saglit lang, ikata. Yan yung sinasabi ni Kuya Jun. Kaya mabilis din nasira yung bubong nila Ate Salvi kahit na matibay yung bubong nila gawa nung mga dahon. Kaya sabi ko kay Kuya Jun, kukontratahin ko na lang sila kung magkano pang paputol para kasi sayang, para hindi masayang yung pinaghirapan din natin na
yung mga yero, kung sakali may bagyo, di ba kuya Jun? Para at least hindi na una nakakasira ng bubungay. Mm-mm. Kasi matagal matuyo yung dahon ano. Lalo pag yeah, lalo yung kay Mito. Nakadikit na yan. Nakadikit na yan. Noong nagbaklas nga kayo kuya Jun, di ba? Puro halos dahon. Puro dahon. Oo. Kaya talagang nabulok ng sobra yung bubong nila Ate Salvi. Basta mag-usap tayo pag napag-desisyon ka na ano. Diyan. Oo. Pwede na yung 1.5 boss. 1.5? Pwede na yung 1.5. Ano yung tatanggalin dyan ng makakasagabal? Yan malaking yan, tanggal yan. Ang sinasabi kasi ni Kuya Jun makakaagapay, kaya ilulubid na, gawa na ito. Baka mabagsakan. Mabagsakan na yan. Ngayon, tingin mo ba, yung pagdating ng bagyo na hindi sila ma... yung madadaganan ng ano, kung sakali man. Tanggalin naman po, sige, anong yan eh, yung mga sanga yan. Basta yung wala lang mapupunta sa bahay. Matanda na itong ano, kay Mito. Sabi ni Ate Salvi kanina, parang 20 years? 21? Sobra na yan. Matagal na. 1.5, kwed yun. Ano ba mas maigi? Puporma muna po ba kayo dito? Bubong. Di bali kayo ito kahit mauli? Mauli na yan. Okay, para masabi ko din kay ma'am, ano? Mauli na yan. 1.5? 1.5, pili din sa 1.5. Sige, kaya yun. Tapos, saka tayo ulit mag-uusap kapag natapos na itong bubong. Yung pinapa-estimate ko dito sa, ano, no? Kitchen. Oo, sa CR tapos yung dirty kitchen. Tapos siguro itong... baka pwede, pagsabayin na namin yan, kung sakali, yung pinto, saka yung bintana. Mas maigi muna pinto, ano? Pinto muna. Kasi itong bintana, sarado naman. Pero, mas uunahin siguro namin yung pinto, tapos yung kusina CR. Kasi balak ni ma'am ipatiles eh. Pwede yung nagpatiles din ito. Kaya, ipapasama na natin sa estimate lahat yun. No, kaya yun, thank you kaya yun ha. Mm-mm. Kay Ma'am Nancy Lim. Pako natin ko yun, baka kulangin. Tingin mo. Basta pag may kulang, pa-message mo ako, no? Tapos siguro kukulangin ito. Yung mga pamakuan niyan, ano? Okay. Ayan, may... nga pala Ate Salvi, galing ka na po doon kay Lolo Gabino kanina? Kanina pong tanghali. Ano pong ulam niya? Kanina po. Ulam niyo pala? Ngayon po, namin manok po. Ay, wow. Tapos siya itlog. Bawal sa kanya yung ayaw ano? Ayaw niya? Ayaw. Gusto niya hindi papisa? Oo. Okay, okay. Ayaw. Bakit mas ano ba siya? Bawal siya sa ano? Mga high blood daw po siya. Ah, okay. Eh, yung itlog ba hindi nakaka-high blood? High blood? Ayaw ko po doon. Pero mamaya pumapunta din ako doon. Pero mas nakaka-high blood pag walang ulam, ano? Ayun, yun, sir. Si Buntis tulala na. Hello Buntis. Si Nika. Tapos yung asawa niya si Nico. Anong pangalan? Nakaisip ka na ng pangalan ng anak niyo? Prince Neon daw po. Prince Neon? Akala ko Nico pa rin. Prince Nico. Kaya nga yung isang bunso ni Ate Salvi, binago niya yung pangalan Kim. Nakahalata ko na po. Nakahalata na daw siya. Alan. Good luck sa panganganak ning ha. Mamaya dadaan ako kay Lolo Gabino, babalitaan ko lang siya. Hindi ko alam kung kilala pa ako eh. Kilala ko rin siya. Si Papa ang kilala niya, madalas na bisita doon. Pero pagdaan ko kanina, parang nasa pinto. Nasa pinto yun, kasi pag punta ko po kanina tanghali, nandun sa pinto yun. Sabi ko may bibilihin lang ako, din ako nakadaan. Pero mamaya punta ko. Babalik ka pa doon, ano? Minsan sinisilip mo parang gabi. Kaya pag natapos ito, pwede na natin siya ilipat dito. Makakampante na po yung ano ko, yung isip ko kasi kung baga may tao dito sa bahay na magtitingin sa kanya. Saka pag umaga nandito lang siya nandito, ano. Pwede niyang gamitin niya wheelchair. Pwede. Hati sila ni Buntis. Sana mag normal delivery yung panganganak ni ano ni Nika. Sana. Para at least hindi magastos. Magastos kasi ang sesaryan ngayon eh. Mga normal ba yan pinanganak mo Ate Salvi? Isang iri ko lang yan sir. Oh, tignan mo, isang iri lang. Oh, ang payat ko na. Kaya paturo ka kay Mama Salvi mo ha, kung paano mag-iri.
Isigaw mo yung pangalan niya, ha? Bukas daw, bukas na kayo matutulog dito sa balkon. Bukas ng gabi po. Aayusin pa yung tubbing, eh, no? Harangan niyo pa ito. Para magawa. Gigibay na nila ako, eh, dyan yung kabila, eh. Buti nga maganda na yung panahon dito sa amin. Kaya... mas maigi na kabuelo ng gawa sila, Kuya Jun. Ayun, thank you very much po kay Ma'am Nancy Lim. Ito nga sinasabi ni Kuya Jun, baka magkulang daw. Sabi ko, i-message na lang ako kung ano pa yung makulang. Kasi sobrang layo nito Kalate Salvi. Siguro simula sa Dait, mga ilang kilometro pa ito. Hindi ko pumatansa kung ilang. Parang 20 kilometers, ano? Pwede po, kasi ang layo eh. Ang layo, talaga pag nagbibiyaya ako dito. Kaya pag nagbabiyaya ako, nagmo-moment din ako. Oh, siya ba, babay na Nika kay ano, kay Nicole. Si nawala na si ano, si Kim. Babay na Kim. Kim, babay na. Naiya na. Sana makadala ako nung ano bago magpasukan, makadala kami nung gamit ni ano no, ni Kim. Sir. So, wala pa talaga ng pang ano. Wala, halos uniform. Wala po talaga halos ano. Sapatos, tas notebook bag, mga ballpen. Babay na Ate Salvi, ha. Ingat kayo palagi. Babay Nika, Nicole. Ano? Kim, babay Kim. Nahihiya si Kim sa akin. Ingat kayo lagi Ate Salvi, ha. Ingat din po kayo, sir. God bless po, God bless. Dito tayo sa bahay nila, Lolo Gabino. Madaan muna tayo. Tay! Tay! Rinig mo ako, Tay? May hinaang pandinig si Papa po kasi ang malakas ang boses sa amin. Lolo Gabino! Tay! Tay! Hello! Ayaw na! Mahina! Mahina! Oh, galing ako kay Ate Salvi! Ah, galing ako kay Ate Salvi. Ginagawa na 'yung bahay. Saan? Bahay ni Ate Salvi. Diyan. Oo. Malapit ka na lumipat doon. Ginagawa na. Opo. Malapit ka na lumipat. Eh paano 'yun eh? Anong gagawin natin sa bahay mo? Oo. Oh. Bibigay na lang natin. Ay. Maganda 'yung titirahan mo doon. Maganda, ah? Yung maganda yung bahay ni Ate Salvi pag natapos. Naren raw. Oh. Kumain ka na, Tay? Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? Ha? Nagkain ka na po? Yun na. Yan, ito yung bahay ni Lolo Gabino. Ayun, garaba na nyo. Oh, garaba na daw. Makli na gilunting. Makli na gilunting doon. Yan, barakli na. Oh. Pag natapos yung tayo, doon ka natitira, ha? Ha? Pag natapos na yung bahay ni Ate Salvi, doon ka natitira. Ay, paano na yun eh? Mga kasangkapag ko pa, paano na? Yung mga gamit? Ha? Paano yung gamit? Ang gamit ko. Oh, yung mga gamit na kailangan mo, dadali natin siyempre. Ha? Kakawa nga. Mga gamit ko. Dadali natin. Ha? Dadalhin. Ano, ano? Dadalhin yung gamit mo. Dadalhin doon? Oo, kay Ate Salvi, ha? Ay, pwede man. Medyo mahina yung pandinig ni tatay. Si Papa po kasi, si Kuya Efren, malakas talaga ang boses niyong buong buo. Eh, ako manahi. Kala ko nga ni makusog yung bagyo. Sa kurapak. Kala niya daw lalakas yung bagyo. Pero tinaralian ko man ini. Ah, tinalian mo? May tali pa nga niyo. Tiyo mo. Oo, ang galing ni tatay, oh. Tinalian niya na pa. Mauna na ako, Tay, ha? Babay na, ha? Eyo. Babalik na lang po ako dito, ha? Eyo. Ingat ka, Tay, ha? Ingat. Bye. Bye-bye. Nakaagapay. Pasado alas 4 na. May pupuntahan pa akong isa. Medyo malayo pa. Kasama natin si Auling. Layo nitong lugar nila, Ate Salvi. Kaya, ano... Yan, maraming salamat po ulit kay Ma'am Nancy Lim. Thank you very much po, Ma'am. God bless you always po and your family. Ingat po kayo palagi at sa lahat ng mga kaagapay sponsors natin. Stay safe po sa inyo. Naway marami pa kayong matulungan, mga kababayan natin. Higit
na mas nangangailangan. Salamat po.